Yan, so welcome to my kitchen. So kagagaling ko lang sa palengke and I will be cooking a mixed vegetables kung saan ang name ito sa amin ay Utan Bisaya. So ayan. Ang gusto kong talong mga ganito kasi this is very organic, maliit. Yan. This is organic, no? At let's support bukid. At the, and then, sangig. I don't know what is sangig in Tagalog. Basta, this is one of the gamot. Gamot, this is natural gamot. Tapos, some of you ay hindi alam ano to. This is bago. Ang name ng ano na to is bago ito sa amin. This is a kind of leafy vegetables na ano siya, na para siyang kahoy. Pero ang makakain yung parang yung baby leaves niya. So ang tawag nito bago. Masarap ang bago. I-partner sa karilang or gabi. So ayan. So ito yung lulutuin ko ngayon, no? And then, bumili din ako ng yung beans, yung organic na beans sa amin, yung tawag nun tinduganay. Yung mga maliliit siya na beans. Tapos, ang sarap nito i-partner sa malunggay. So, this is tinduganay ito sa amin. I don't know sa inyo, anong name. At saka ito, bumili ako ng banana heart. So, yung iba, this is also called banana blossom. Kasi gagawa ako ng lumpia nito. Nakalimutan kong bumili ng lumpia wrapper. Pero babalik ako doon mamaya. Kasi si Salve ay nagluluto ng bibingka para ibigay niya sa mga frontliners. At ako din, nag-share din ako doon kay Salve. Para pag naabutan ko, kasi mamaya pa daw alas dos, ibibigay ni Salve sa mga frontliners yung niloto niyang bibingka for their snacks. So ayan, while waiting for that, magluto muna ako ng aming lunch. So ayan, ito talaga yung binili ko, gabi. Kasi masarap itong i-partner sa bago leaf. Ewan ko lang, I don't know if meron bang bago sa mga lugar ninyo. Sa Bohol, alam ko marami. Kasi na, si Jake Hyungo ay naggugulay din ng ganun, bago. Yan. At saka, this is very healthy food. Pambukid talaga ito. Dalawang gabi ang iano ko. Madali lang itong lutuin. Pakuluan mo lang ang gabi. Ayan, bumili pa pala ako ng ano. Ito pala yung, ano. Ito yung tinduganay. Ayan. Para siyang, ewan ko lang ano sa inyo. Anong name yan sa inyo. Basta para siyang bagyo beans na maliit. String beans pala. Diskarte lang, no, para makaano tayo. Meron tayong ulam. At this is very good. At partneran mo lang to ng ano? Tuyo. Agoy. Perfect. So, unahin ko muna to, no. So, meron pa akong isa dito para sa aming next na ulam. Ilagay ko muna dito. Gasan ko muna siya kadyot, ha? Teka. Mabilis. This is super bilis. Ako pag nag-slice ako ng ganito sa bukid namin, hindi na kami gagamit ng ano, ng chopping board. Pag nag-ano kami ng gabi, ganun lang.
gagawin namin. Yan. Ang tawag nito sa amin sa bukid, alip. Ito yung nagbibigay lapot ng ating mixed vegetables, itong gabi na to. Ito yung kinakain namin doon sa bahay ni Inday Ngavel. So basically, no, ang pinapakita ko sa inyo, yung talagang buhay namin sa bukid. Walang chopping board. Ganitohin pag ano, pag chop ang... Pero careful ka lang din na hindi ma ano sa kamay mo. Kasi lugi ka naman pag naano sa kamay mo. Kasi talagang hindi naman to matulis yung ginagamit kong ano eh. Hindi matulis to. Okay, so ang susunod kong gagawin ay isa-slice yung itong ating native beans na tinatawag sa amin na tindo ganay. Okay, so ilagay ko lang muna si ito sa kaldero para pakuluan ko na. Pakuluan na natin, no? Yes, Mining. Gutom na kayo, Mining. Gutom na kayo, no? Gutom na sila. Ito pala yung ito yung ganitong talong. Ito talaga yung talong na talagang very organic. Maliit siya. Ganito yung mga talong sa amin eh. Saka pang, ang inay ko pag nag-ano nito, pag naghalo, hindi na niya i-slice. Ito, ganoon na siya. Mm-mm. Next nating anuhin ay ang, ito mamaya na to eh. Lagay ko muna dito. Hindi ko pa yan anuhin. So, ang next nating anuhin ay ang itong bago. Kasi ito yung nagsisilbing ano, ito yung nagsisilbing malunggay sa ating mixed vegetables. Okay. Ay, lalagyan ko pala ng konting malunggay din. Konti lang ano malunggay. Kasi itong malunggay na to ay dito ko siya imi-mix. Gagawa na naman ulit ako ng iba pang ulam na made of tinduganay. Diba? Diba? So maghagpat tayo ng malunggay. Kasi konti lang malunggay ang ilagay ko kasi meron tayong bago. Hintay natin na lalambot yung pinakuluan nating gabi. Tapos lagyan din natin ito ng piniritong isda para masarap siya. Tawag doon ay subak. So, ang ganitong ulam, no, it's madali lang siyang i-prepare and yet very healthy. Oo. So, alam ko sa panahon ngayon, marami sa inyo na talagang gustong yung mga na-stranded, na lockdown sa mga lugar kung saan kayo naroroon, laban lang tayo, no.
Kasi ganito talaga eh. This is, hindi natin makokontrol ang mga pangyayaring ito talaga sa buhay natin. Itong nagsasabing leksyon sa atin na kailangan talaga natin na mananalig lang at magdasal. Kasi let's all pray na lahat ito babalik sa normal, no? Kasi talagang napakahirap. Mahirap lalong-lalo na sa mga tao na nasa Metro Manila, 'di ba? Kasi mahirap talaga. Naintindihan ko naman yung sitwasyon ninyo diyan eh, na talagang nagsisiksikan kayo sa mga public market. At yun nga, sana ano lang din sana is idisiplina natin yung sarili natin, no? Na social distancing. Kasi para mabilis natin ma-contain ang virus na to. Pag na-contain na natin, wala ng problema. Tayo na din ang tawag dun. Babalik sa normal lahat. Pag babalik na sa normal lahat, edi patuloy ang buhay. Nahilom lagi ka, Jot. Kunin ko muna yung ano. Nandito kasi sa aming basket. Gusto man yeng. Gusto man. Gutom na ka? Mangdara. Ano pa? Ito na yung mga sakapart na. So, natin ang piniritong fish para mas malinamnam ang ating mixed vegetables na bago. So, sa mga ano dyan, sa mga hindi alam kung ano yung bago, ngayon alam niya na, no? Dito sa amin, it's para siyang exotic na vegetables. Hindi lahat merong bago. Yung mga lugar lang na malalamig. Kasi dito sa amin, meron ding lugar na mga malalamig. Dito ko na siya nilagay sa malunggay kasi mamaya ay ilalagay ko na siya panghuli. Okay? Yes. Sa slice na natin kasunod ang ating bago ang tawag nito.
Tsaka lagyan din natin ng sangig. So ayan o, ang bango-bango ng sangig o. Itong sangig na to, ito yung magpahalimuyak sa ating... Itong sangig na to, maganda din tong i-mix sa munggo. Napakasarap ng munggo pag may sangig. Okay, sige guys. Hintayin nyo na lang ang pagkain ko, no? Na matapos na to. Bye! Bye!